Okay, so hello, good afternoon. Naririnig naman ako. Yes, sir. Good afternoon po. Okay, sige. Okay, so let's have our new topic. So I think all about internet protocols. Okay, so for the internet protocol, meron tayo kasi dalawang klase. We have the IPv4 or IP version 4 and IP version 6. Okay, so it's all about internet protocol di discuss natin. Pero yung mga lab activity or yung lab sample na gagawin ko for today is all about IPv6. Okay? So, syempre, define muna natin what's the difference between IPv4 and IPv6. Okay? So, what is an IP? An IP is an internet protocol address, the numerical level assigned to each device connected to a computer network that is uses the IP protocol for communication. The IP address acts the identifier for a specific device or a typical network. So the IP address is also called the IP number or the internet number or internet address. So basically, sabi natin, IP address is the unique identifier pag given component or given device. So pag sinabing unique identifier, so dapat wala siyang katulad. So para hindi magkakaroon ng conflict within the network. Diba? So siya yung magiging identity o pagkakilanlan ng bawat component natin. Okay? So IP address specify the technical format of the addressing and the packet SIM. Most network combine IP with TCP or Transmission Control Protocol. It allows developing a virtual connection between the destination and the source. So now, in this IPv4, the IPv6 difference tutorial, we will learn what is IPv4 and what is IPv6. So technically, we are familiar with IPv4. So sabi dito, IPv4 is an IP version widely used to identify devices in the network using an addressing scheme. It was the first version of IP deployed for production in the ARPANET in 1983. It uses a 32-bit address scheme to store 2^32 address, which is more than 4 billion addresses. It is considered the primary protocol at carries 94% of the internet traffic. So, pag sinabi kasi natin version 4, ito yung ginagamit natin dati. Okay? So, mapapansin nyo, ito yung, kunyari sa PC setup natin o yung computer setup natin. So, makikita mo dyan kasi meron dyan IP configuration, di ba? Meron tayong IP address, we have the subnet mask, the default gateway, and the DNS. So, technically, ang lagi ginagamit natin kapag gumagawa tayo ng configuration is IPv4. Diba? Yung, IPv4 is 192.168.0.1. So that is, class C na IP address, which is version 4. Diba? So yung mga version 4 natin, ito yung madalas na ginagamit natin. Diba? So hinahati siya sa iba't ibang classes. Diba? We have class A, then we have the class B, then we have the class C, then class D hanggang class E yan. Diba? Tapos, yung bawat classes na yan, di ba, nahati siya sa apat. Di ba? Meron tayong... So, meron tayong... Ang format natin, di ba, sa class, sa IPv4 is A.B.C.D. Di ba? So, ito yung mga format natin for the IP version 4, di ba? Tapos malalaman lang natin kung anong class, itong class A siya or class B dun sa first octet, di ba? Ito yung first octet natin, second octet, third octet, then fourth octet. Bakit octet yung tawag, di ba? Kasi lahat sila is considered 8 bits, di ba? It's 8 bits kapag kinonvert na siya into binary. Kaya tinawag siyang first octet, di ba? So sabi natin, malalaman natin siya kapag class A. So, paano natin malalaman kung class A siya? Kung yung first octet natin, yan, ito yung first octet natin, nagsisimula sa 1 hanggang 126. Yan, 126. That is class A. Diba? So, class A, kapag yung first octet natin, diba yung first octet natin is yung so first octet natin is A, B, that C, that D. Okay? So, ito yung first octet natin. So, kapag class A siya, kapag ang first octet mo nagsisimula sa 1 hanggang 126. Okay? Then, magiging class B siya kung first octet mo nagsisimula sa 127 to 191.
first octet, ito yung first octet natin, di ba? Then pag klase siya, magsisimula siya sa 192, diba? Hanggang 223. Diba? So yun yung mga octet-octet natin, di ba? Then pag class A siya, di ba? So technically, pag maglalagay tayo ng IP address, may mga default na subnet mask yan, di ba? So yung mga automatic subnet mask. Yung subnet mask na yan, it just simply, may laman din natin sa pamagitan ng subnet mask na class A yung gagamitin natin. So kapag class A siya, ang subnet mask nyo is 255.0.0.0.0. Di ba? So, ganun siya kapag class A. Pero pag nag-class B ka naman, so magiging 255.255.0.0 yung subnet mask natin. Diba? So yun ang laging, ano, laging kakibat ng IP address kapag version 4. Automatic yan kapag naglagay ka ng IP address, babasahin niya yung first octet natin na ito. Then siyang bahala dun sa subnet mask. Diba? Eh syempre kapag nag 192.168.10.0 yan mag-detect. So automatic naman 255.255.255.0 meaning that is class C yung ginagamit natin. Okay? So ito yung version 4. Okay? So yung topic natin is all about dito na sa baba sa version 6 mamaya ito yung discuss natin. So mapapansin nyo magkaiba na yung format ng IP address ng version 4 sa format na IP address dito kapag version 6. Okay? So medyo iba na yung itsura nila. Okay? So IP address version 4 consists of 4 bytes, yung 32 bits. This byte is also known as octet, yung sabi natin kanina. So each sub-era can vary from 00 to 255. So yung IP address natin, magsisimula tayo sa 0 hanggang 255. So nagkita tayo dito. Yeah. So lahat sila is total of 32 bits. Di ba? 32 bits kasi ilan yan? Octet, second octet, third octet, and fourth octet. So 8, 16, yan. Kaya naging 32 bits. Okay? Then magsisimula siya from 00 to 255. Then doon napapasok kung magiging class D siya, class B, or class C. Depende saan? Depende sa first octet niya. Okay? Yan yung sa version 4. So yun naman yung IPv6. So technically, halos lahat kasi is being connected to the internet. So ano nangyayari? Nagkakaubusan na ng IP address, di ba? Sa halos ngayon, lahat ng device being connected to the internet, even the TV, your laptops, your gadget, or lahat ng gadget na pwede connect sa internet, nilalagyan na siya ng IP address. Okay? So kaya na-develop yung IPv6, di ba? So IP, Internet Protocol version 6. IPv6 is the most recent version of the Internet Protocol. This new IP address version is being deployed to fulfill the need for more internet address. Diba? So dahil nasa internet age na tayo, so sobrang dami na ng devices na sabi ko nina is being connected to the internet. So nagkakaubusan. So kaya na-develop siya. So from 32 bits, naging 128 bits. Kaya sabi dito, it was aimed to resolve issues that are associated with IPv4. Kasi 32 lang siya, so mauubos agad siya sa sobrang dami ng network mo or ng devices sa network mo. So, kaya nauso yung IPv6. From 32, naging 128 bits. It allows 340 and decillion unique address space. So, sobrang dami nun. So, IPv6 is also called IPing or Internet Protocol Next Generation. The Internet Engineer Task Force initiated it earlier in 1994. So the design development that suit are now called IPv6. So IPv4 pwede naman tayo kung hindi naman ganun kadami yung network natin. Diba? Pero kapag sobrang dami na ng network natin o kung ilang site na binagamit natin, so doon na papasok yung IPv6.
So actually, pwede pa naman gamitin IPv4. Marami pa naman siya. Marami pa kasing process kung pwede mapalawak yung IPv4 eh. Diba? Kung ano, yung mga, kung na-discuss sa inyo yung subnetting sa data communication. So subnetting kasi, bibigyan ka ng isang IP address to hatiin mo siya sa napakadami. Pero, yun nga, hindi naman siya applicable kapag sobrang dami na. Kaya nga doon na-develop si IPv6. Okay? So IPv6 address are 16 bytes or consists of 128 bits long. 2 power 128 unique address. So typical written as, yan, ganyan kadami, ganyan kahaba. Kung that yung ginagamit natin sa IPv4, ito colon. Okay? So each type, each byte in turns is presented as a pair of hexadecimal numbers like the following example. So ito yung ginagamit. Diba? So ito yung itsura niya, hexadecimal. From 192.168.10.10 naging ito na. E3D7 hanggang 6420. Okay? Yan. Kaya nakita natin kanina sa sample, from ganito, magiging ganito na yung IP address natin. Okay? So hindi tayo gagamit na IPv4. Ang gagamitin natin dito mamaya is IPv6. So ito yung format na ng IPv6 na gagamitin natin. From that, naging colon. Okay? So what's the difference between the IPv4 and IPv6? So IPv4, sabi nga natin, is a 32 bits address while IPv6 is 128 bits. IPv4 gumagamit siya ng number method. IPv6 alphanumeric naman siya. Pag IPv4 is separated by dot while IPv6 is separated by the colon. Okay? So IPv4 offer 12 header speed while IPv6 is 6 header field. O yung mga numbers yan. So may mga medyo mahaba po yung discussion. So IPv4 support broadcast where IPv6 doesn't support broadcast. Okay? So IPv4 can be used the variable length subnet mask. Ito yung mga subnet yung tinatawag. Okay? Kung paano isang IP address na meron tayo tapos pwede siyang hati-hatiin into multiple address. While the IPv6, hindi siya gumagamit ng variable length subnet mask. Ang ginagamit naman dito kung saan siya belong na group. Okay? Groupings naman ang ginagamit natin sa IPv6. Sa IPv4, wala. Subnetting. Ibig sabihin subnetting, hati-hatiin mo dito. Sa version 6, ang gagamitin mo naman ay group. Ano yung group? Ito yung group na tinatawag. Nakikita nyo dyan. This is the group. Yung mga numbers. Okay, so sa mga susunod na bibigay ko yung, ano, yung paano siya, in notes for the groupings. Actually, kung ano number na pwedeng gamitin for each group. Okay, and default group kasi is 64. So send ko na lang yung file, yung mga list ng groupings na yan. Okay? So what are the features of IPv4? The following are the features of IPv4. Connectionless protocol. Allow creating a simple virtual communication layer over diversified device. It requires less memory and ease of remembering IP address. So, mas madaling tanda kasi 192 lang ang kagamitin mo. Already supported protocol by millions of devices. Offers different libraries and conference. So, halos lahat ng device, kahit mga makabagong device pa rin ang ginagamit natin, meron pa rin siyang pictures o meron pa rin IPv4 settings. Kahit laptop ka na, cellphone na gamit natin, may mga settings pa rin niya designed for version 4. Okay. So here are the features of IPv6. So hierarchical addressing and routing infrastructure, stateful and stateless configuration, support for quality of service, and ideal protocol for neighboring node interaction. So stateful and stateless, ibig sabihin, hindi mo siya identify kung anong group siya, kung class A, class B, class C, or class D, or whatever
settings na meron sa IPv4. Okay, dito, babasihan mo lang naman kung anong group ka na belong, which is makita niya mamaya. Okay? So, ito na itsuran, IPv6, all about hexadecimal format. Yan. So, we have, for example natin, 2001:0db8ac1. Yan. So, his zeros can be emitted. So, sabihin, kung ayaw mo nang gamitin yung mga zero, o kaya ang ayaw mong gamitin yung mga certain number sa gitna, ayan, di ba mga certain number dyan, ang gagamitin mo na lang is yung first number, tapos followed by the 2 semicolon. Okay, so ito nakikita nyo din dito. So ginamit lang natin ito, certain first number and the last number. Tapos separated na lang siya ng 2 semicolon. Okay? Yan yung IPv6. So ulitin natin, IPv6, so developed lang siya kasi dahil nagkakaproblema ng IPv4, so nagkakaubusan na ng IP address. So, ang ginawa is, nag-develop sila ng panibagong protocol to solve the problem na nagawa or na nakikita nila sa version 4. Diba? Sa sobrang dami ng connected na devices to the internet, so hindi nila kaya mag-supply pa ng protocol or the internet protocol. So, ginawa nila is why we need to develop a new one. So, doon pumasok si IPv6. Okay? So, sa IPv6, ang ginagamit na natin is alphanumeric. So, tandaan is alphanumeric lamang. At ginagamitan siya ng group. Okay? O subnet group, ika nga. Ang IPv4 is numeric siya at pwede siyang hatiin into different parts o tinatawag natin na subnetting. Okay? So, halos parehas din naman ang pag-configure ng o paglalagay ng IP address using the IPv4 and IPv6. So, ito yung gagawin natin for today. Okay? For example, ito nakikita nyo. So, meron ako isang router tapos 2 PC. Then each router, so meron tayong pass Ethernet 0, yung IP address niya is 2000 tapos 1, belong siya sa group 64. Okay? Then yung FA00 naman, meron siyang 2001 and 1, belong siya sa group 64. Tapos ang network address natin is 2000 tapos 64, then 2001. So ngayon, kung magpiping tayo, diba technically ginagamit natin pa nagpiping tayo. Diba ping 192.168.10.10 specify given address, diba? So parang piping tayo. So ganyan din. Diba? Tatawagin mo na lang din kung ano yung IP address na binigay sa kanya. Pero yung ganitong format na. Ping kung ano yung IP address na followed by semicolon then 2 tapos enter lang. Right? So sige. So ngayon, let's start kung paano nabuo itong IP address na to or itong network na to. Okay? So start muna tayo. Siyempre, new muna tayo. So kailangan natin router. Kahit anong router yan. And then, we need 2 PC. PC1. PC2. Then, syempre, collection natin. 00. So, we have pass internet 00. Pass internet 01. Tapos dito. So, syempre, ito yung connection. FA00 with the IP address of 2000. 1 belong siya sa 64. So naman, FA01 plus 1 2001. Yan. There we have network address. So network address niya is 2000 belong 64. Ibig sabihin lang ganyan, ibig sabihin puro 0 yan.
Pag ganyan nakita yung network address 2000 tapos semicolon 64, automatically zero yung nasa dulo yan. So sabi nga din kanina, di ba? Sabi dito, zeros can be emitted. So pwedeng wala siya. So pag, nakita ko yung ganitong IP address, ibig sabihin niya network address yan. Okay? So hindi na sinama yung zero. Then we have the IP address. So we have IP address is 2000. Siyempre, gateway natin, yung gateway natin, yung 2000 tapos 164. Copy na lang natin. So IP address nito is 2001 yung gateway. So meron tayong IP address. So we have the network address. Ano, may network address tayo, Then for the FA00, so ito yung address natin. FA001, ito yung address natin. Okay? So now, kukonfigure natin siya. So to configure, syempre, punta lang kayo sa router. Then CLI. So settings configured. Continue with the dialogue. So, doon nyo lang yan, di ba? Ito lang natin. Enter, enter. Then, EN, enable, conft. So, yan. Diba? So, para makapag-set tayo ng IP address, so, tatype nyo yung command na to. So, we're gonna use the command IPv6 unicast-routing. Okay? So ngayon, so para makapag-configure tayo using the IP version 6, so ito yung command na gagamitin natin. IP version 6 unicast routing. Okay? So pag na-type, so tatype nyo lang yan, then enter. Then, pwede nyo lang tayo mag-type ngayon ng IP address. So IP. So configured FA00. Yan. FA00. So, di ba parang maglalagay lang tayo ng IP address, di ba? So, command dito. Yun yan, para magamit natin yung paglalagay ng IP address. So, kailangan natin siya i-configure using IPv6 unicast routing. Yan. Tapos, followed by in-normal natin, INT FA00. Yan. Tapos, IPv6, talagay nyo lang yung IPv6 address. Tapos yung anong address na meron tayong i-identify. 1, tapos 64. Yan. Tapos, enter. Type lang no shot. So normal na yan. No shot down. Yan. Tapos exit. As ngayon, yung pangalawang configuration naman, FA01. So, hindi na tayo mag-unipass ulit kasi isang router lang naman yung ginamit natin. So, IPv6 unipass, then FA00, then IP address, then no shot. Then, pag no shot ka, no shot, then exit, kukonfigure naman natin interface FA01. Tapos, diretso lang IPv6 address. So, kung ano yung address na nilagay natin, which is 2001. Dalawang colon. 1. Tapos kung anong siyang belong na group, which is 64 din pareho. Then, i-hug mo siya. Then, exit. Exit, exit lang natin. So, yan. So, mapapansin nyo, so nag-green na siya parehas. Di ba? So, pag nag-green na siya, saan natin i-configured yung dalawang PC. Okay? So, ulitin natin kung paano ginawa. So, enable lang natin then conft. So, para makapag-configure tayo ng IP address, so ginamit natin yung command na IPv6 unicast routing. So, ito ginagamit to para makapag-identify o para makapag-create tayo ng version 6 na IP address. Yan.
Then, tatawagin nyo lang yung interface na ko-configured. Then, followed by IPv6 address. Tapos, yung address na specified. Then, no shot. Then, no shot. Tapos, exit naman. Yung pangalawang interface naman ng router 1. So, na-configure na natin yung FA00. Next naman yung FA01. Then, IPv6 address 2001. Yan. Then, no shot ulit. Then, exit. Okay? So, ngayon, pag nilagay na natin IP address ng bawat PC natin. So, ayun, napapansin nyo may IP address na tayo. Diba? So, yung PC naman. So, paano naman natin lalagay yung PC? So, doon lang naman sa desktop, then IP configuration. Yan. Then, pwede kayo mag-automatic. Yan, pag automatic kayo, meron na siya, bibigyan na agad siya ng automatic na IP address, which is 2001. Yan. Tapos, /64. Kasi yung identify natin dito is /64. Okay? So, pwede yan. Pero kung gusto mo mag-static, ito naman, gagawin mo lang static. Ayan, static. Tapos type mo lang yung IP address 2000 followed by semicolon, dalawa, 2. Tapos kung anong group siya belong, which is 64. Pwede kayo mag-auto eh, kaso kung ano, medyo mahaba kasi pagtatawagin natin. Okay. So dun niyo ulit, double click, desktop, IP configuration, tapos IP address. Ano yung IP address niya? 2001 tapos 2 then belong 64. Rabatan natin yung gateway. So gateway natin yan 2001. So ito na rabatan natin yung gateway natin 1. Then try natin siya i-ping. /2. Yeah. Then, reply na si PC1. So, may communication na yung PC1 to PC2. So, tawagin naman natin si PC1. So, we have ping 2001. So, meron siyang reply. Okay? So, kapag automatic naman yung ginamit natin dito, na tulad kanina pinakita natin, pag nag-auto-compete ka dyan, gagawin mo na, itatype mo lahat to. Yung nakikita nyo dyan, yung 2000/2200/60, ito. Itong IP address na kita natin. So, itatype mo siya. Okay? So, pwede naman yun. Pero kung gusto nyo mas madali, syempre, yung may clean na lang yan, 2001, semicolon 2000, type nyo na lang yung group, then type nyo yung subnet mask. Diba? So, para pag kinol natin, is this ano lang, napaka dali lang siya ang tawagin. Diba? So, kasi napaikli lang nung number na ginamit natin. Okay? So, yan. So, susundan po ba ako? Yes, sir. Okay. So, kung makita yan, tapos kung gusto nyo naman i-test yung router, kung ano yung mga settings na meron siya, so pwede nyo naman i-test yung router natin. So, para pwede nyo siya i-test using show IP route, show IPv6 route. Ayan, napapakita niya yung mga connection. So, yung mga connected sa kanya, ayan, 2000, 2001, plus 2001, 2001. So, nakita natin yung connection nung router, yung mga pinagdaanan niya, yung mga connected routing sa kanya. And, kung gusto natin makita yung mga configuration, yung mga information natin, we have the IPv6 protocol. So, ayan, makita nyo, IPv6 routing protocol is connected and IPv6 routing protocol is static. Yung connection natin ay static. Okay? So, ganyan po kapag mag-configure tayo ng IPv6. Okay? So, ang ginamit natin, ulitin natin, we have the, syempre, EN muna, enable, then configure terminal, conft,
Then para magamit natin yung IPv6, we use the IPv6 unicast routing. Yeah. Then, kung type natin kung ano yung interface o configure natin, we have the INTFA00. Then we have next IPv6 address. Then anong address na gusto nyo? Then syempre, no shutdown or no shut or no shutdown. Tapos exit. So pag nag-up na yan, pag nag-up na yung interface natin, syempre exit nyo siya, yung pangalawang interface naman ng router natin, which is FA001. Then IPv6 version 6. Yeah. Then we have no shut. Then pag nag-up, exit. So pag na-configured na natin, so pwede nyo na lagyan ng IP address. Kung tamad kayo maglagay ng IP, excuse me, kung tamad kayo maglagay ng IP address, pwede kayo mag-auto-config. Yeah. So pwede naman yan, auto-config. So tatandaan nyo lang yung IP address na to. Yeah. Or pwede naman din yung static, which is static is 2000 followed by dalawang colon. Then itatype natin kung anong group, which is 64. Then followed. Then submit NAS. Okay. So itong 64 ulit natin, group lang yan. Ha? Which is, send ko na lang yung mga link ng group na yan. Okay, kasi meron tayong 32/32/18/6. So kahit ano pwedeng gamitin. So send ko na lang. Di parang ano yun eh. Iba sa class A, class B, ano. Dito ko anong group naman ibibigay ko sa inyo. Okay. Yeah. Tapos nalagay na lang. Pag na-type na IP address, yung submit mas naman. Then, another PC, configured. So, kapag nalagay natin, so pwede na siyang i-ping. So, pag pining, ganun lang din, ping. Tapos, tatawagin lang natin kung ano yung IP address na binigay natin. Okay. So, nasundan po ba yung isang router na IPv6? So, nasundan po ba yun? Yung isang router lang? Yes, sir. Medyo lang, sir. So, now, test tayo dalawang router naman. So, same procedure lang, pero dalawang router naman ang gagamitin natin. Same construction lang naman, pero dalawang router yung gagamitin natin. Dalawang router, isang PC naman. Okay? So, kung paano yung configuration ng dalawang router, dalawang PC. Siyempre, isang PC. Then, isang PC. Siyempre, connection natin. Siyempre tayong FA01 to FA01. Tapos FA00 to FA01. 00. Siyempre tayo FA01. Yan. So group natin is 2000 tapos 1/64. So ito naman ngayon si 2001 naman. Yan, 2001/64. Ah, same network pala, sorry. So we have 2 pala si 2001. Ah, 2002 na lang natin. /1. So, IFA00 ni 2001, 2002. Siyempre, yung IP address natin. Siyempre, 2001 to 64. Tapos, gateway, ay siyempre si 2001/64.
service. I see 2,000 po. And 2,000. Okay. So, lalagyan na natin yung IP address ng bawat PC. Yan. So, FA01, yan siya ang IP address na 2001. 1/64 then FA002 ni router 1 meron siya the same network lang to so 2000/0264 then yung FA00 meron tayong IP address na 2001 then ito meron siyang PC ang connected siya sa gateway niya is 2001 so IP address na ngayon is 2002 data. So, then configure natin naman yung bawat PC. So, ganun lang ulit. CLI EN on FT. Yeah. Then, we have the IPv6 unicast routing. Yes, IPv6 unicast routing. So yun ang una, ENCONFT, tapos unang command is IPv6 unicast routing. Okay? So pag nagyan na siya sa unicast routing, mali ba yung spelling ko? IPv6 unicast. Invalid input detected the mark. So let EN con FT. Then we have the IPv6 unicast routing. Invalid input detected. Why? Wait lang ha. Start muna natin yung router. No? EN con FT. IPv version 6. We have the unicast router. But invalid input marker. Dapat tayo paggapin yung IPv6 unicast routing. Router 1841. Design nga natin. Tayo nga ito. 1841. Ano naman 1841. 0101. CLI, we have no EN on FT. I
IPv6 unicast routing. Yes. Yun. Problema. Tinanggap naman. Okay, sige. Kompletuhin muna natin. FE01 2001/64 FE01 2000/PC1 FE00 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 with 2001. FE00 2002. IP address, we have 2001/64. Gateway is 2001/1/64. So, copy lang natin. Then another 2002. EN CONFT IPv6 unicast that's routing. Yun, so tinanggap. Then after that, kukonfigure natin kung anong FA na yon. So FA 00. Yan. Then FA 00 followed by the IPv6 address. Yeah. Then kung ano yung IP address na meron tayo, 2001/64. Tatandaan, FE00 tayo, so ito yung FE00. Okay? So EN CONFT. So para makapag-configure tayo ng IP version 6, type natin IPv6 unicast/routing, then internet FE00, then after that IPv6 address 2001:1/64. So after that, syempre no shot. So pag nag-up na siya, pindutin naman yung X or type naman yung X or exit. Then after that, interface FE01 naman. FE01. Yan. So enter lang. Then followed by IPv6 address. Then kung ano yung IP address ni 01, which is 2000/164. Yan. Then no shot na siya ulit. Yan. So ngayon, so nag-up na siya. So dahil dalawang router na yung gagamitin natin, so dito tayo gagawa ng route. So parang matatanda natin, just basic static route lang din siya o yung connection natin. So dito tayo gagawa. So pag na-type ko na parehas ito sa FA00 tsaka FA001, tapos yung nas-no-shot mo na siya dito, yan. Kagay mo na, i-type na natin yung IPv6 word na route. Then, kung saan siya, tatype lang natin kung saan siya lalabas na network. Ayan, saan siya lalabas na network. So, lalabas siya sa from 2000 natin. Yan, network natin na 2000. Lalabas siya sa
2002. Yan. Network is 2002. Network address lang. So, network address. Yan. Followed by yung kung saan siya galing. So, ang galing PC. Okay. So, itin natin. So, parang typical na static route lang to. So, static route, tatype lang natin IPv6, ayan, route 2002/64. Saan network siya papasok? Which is net, dito siya papasok sa network na to. Ayan. Dito siya magpapasok. Ayan. Then, followed by siya kung saan siya lalabas. Okay? Which is ito, which is 2000/2. Okay? Tatype lang natin, IPv6 route, yung network na pupuntahan, ayan. Then kung saan siya ano, papasok or lalabas, which is from 2000, dito siya papasok, 2000, tapos /2, o dyan din siya lalabas. Okay? So, IPv6 route, yung network na pupuntahan niya, then kung saan yung entry-exit point niya, which is yung 2000, so ito yun. From this, di ba? So, from this point, dito siya papasok, tapos dito rin siya lalabas. Okay, so kaya tinawag natin 2002. So, IPv6, yan. Ah, sorry. IPv6 tapos route yung network address tapos next hop. Yan. So, din natin ha. So, IPv6 tapos route, yan, network address ng pupuntahan mo, tapos followed by next hop. Pag sinabi next hop, kung saan siya papasok at saan siya lalabas. So, dahil naki-router 0 tayo, pupuntahan niyang network ay ito. Na ginamit natin ay ito. Network address yan. Then, saan siya papasok o lalabas? Dito sa FA001. So, 2002, 22, then 64. So, yun. Okay? So, doon natin siya pinasok. Okay? So, ulitin natin ha. Una, tinype natin yung IPv6. Ito, yung pagka-type na IPv6 unicast routing, one time lang yung per router. Then, followed by, pag after mo type IPv6 unicast, we have the FA00. Then, we have the IPv6. Yeah. Yung IP address ng FA00. Yeah, which is 2001/64. Then, followed by no shot. So, pag nag-no shot ka, mapapansin nyo nag-up yan. Pag nag-up na siya, tatype mo lang yung exit or EX. Then, ngayon naman, kung FA00 ka, di FA001 naman. Then IP address 2001, then no shot. Then pag nag-no shot ka na at nag-up jam, tatype mo naman yung static route natin. So ang static route is IPv6 route, yung next, yung network address, kung saan siya pupunta, which is dito sa kapila. Diba? So parang ito lang naman yan. Pag ito makipag-communicate, dito siya papasok at lalabas, at dito siya pupunta. So, yung network address mo naman. So, tabi natin kapag network address, wala siyang number sa dulo. Kasi automatically, zero yun, di ba? Sabi natin, may emit naman siya, so pwede wala. Then, kapag ito naman magko-communicate, dito siya papasok, yan. Kasi ito yung network mo. So, ang route natin is IPv6. We have the word route. Then meron tayong next hop, network address. We have the network address followed by next hop. Yung next hop, ulitin natin kung saan siya papasok at saan siya lalabas. Okay? Kung itong PC na to, dito siya papasok. Diba? Kasi ito yung network na pupunta. Pag ito naman yung PC na to, dito siya papasok. Kasi ito yung network nyo. Okay? So, pag na-type na natin yung sa router 1, so repeat lang natin yung process sa router 2. So, sa router 2, ganun lang din. So, EN on FT, tapos IPv6
unicast underscore routing. Then, type naman natin INTFA00. Then, kung ano yung IP address ni FA00. Ano IP address ni FA00? So, ito, FA00, which is 2002:2/64. Ah, 2000. So, awan pala. Awan, sorry. Yan, 1/64. Ito yung IP address ng FA00, which is 2002:1. Tapos, enter, then no shot. Tapos, exit naman ulit. Tapos, si interface FA01 naman. Tapos, IP address 2000. Ano ito yun? Sa taas FA00, 2002/64. So, ay kulang. IPv6 IP address 2264. Yan. Then, no shot. Then, pag nag-no shot ka na, then, yung IP route naman natin. So, yung IP route natin is mula dito sa PC1 patungo kay PC0. So, nangyari, tatawagin natin yung network niya, then kung saan siya papasok. Tatype nyo lang, IPv6 tapos word na route, ayan. Saan siya papasok sa 2000? Saan siya pupunta? 2001 na network. /64. Yan, network address. Then, saan siya papasok at lalabas? Yung entry exit point natin, which is 1. Okay? So, itong part na to pupunta dito. So, tatawagin mo yung network address. So, sabi natin, lagi ang network address natin lagi ay 2001. Ganyan lang ang network address. Ha? Wala siyang 0. So, tinawag natin is yung IPv6 route network address 2001/64. Then, kunsan siya papasok at lalabas, which is itong 2001. Then, enter mo na lang natin. Then, exit. So, papansin yun, so nag-green na siya. So, pag nag-green na yung mga yan, so pwede mo na siya lagyan ng IP address. So, desktop, IP config, yung IP address natin, 2001:2. So, huwag kakalimutan yung group, which is 64. Then, syempre yung gateway mo, which is 1. So, ito din. Is 2002. Then, huwag kakalimutan yung group, which is 64. Then, kung ano yung gateway mo. Then, pag ganyan, so pag na-type na natin lahat, pwede ka na mag-ping. So, busy yung network. So, pag ganyan busy, try nyo lang i-call ng i-call. Okay. So, nasundan po ba ako doon? So, i-upload ko naman yung ano, yung step-by-step tong ginawa natin. So, para masundan nyo din naman. So, meron naman akong step-by-step procedure so para masundan yung paggawa. Okay? So, siyempre ulit, para makita natin yung configuration na ginawa nyo. Yan, type lang natin. So, IPv6 route. So, yan, pinapakita yung mga pupuntahan. Ayan. 2000, 2001, 2001, tapos 2002. Yan. Kasi mga protocol nyo, so IPv6 protocol.
So connected siya. Tapos ang protocol natin ay static. Yan. Eh para makita mo naman kung may may kapitbahay ka, IPv6 neighbor. Yeah, so may neighbor ka, ayan oh, neighbor mo ay 2001 tapos 2. So papakita niya lang yung connection natin. Ayan oh, so through reach to FA00. Yeah, 2001. Okay? Yan po. So yan po ang paggamit ng IPv6. So may sundan po ba? So ulitin natin ha. So ang command lang natin, ang ginagamit lang natin para makapag-connection kayo na is gonna use the command unicast. Ito, IPv6 unicast-routing. Okay? Then after that, yung interface natin, then yung IP address mo. IPv6, then yung IP address, then no shot, then exit, then repeat lang yung process. Then, pag na-type na natin yun, syempre, dito na tayo gagawa ng configuration ng mga connection natin na meron tayo. So, para gumawa tayo ng IP route, so we have the IP route, di ba? So, IP route, static connection na. So, sa static connection ngayon, pag itong PC na to, pakipag-usap sa PC na to, so ang gagawin natin, tatawagin nyo yung network address. Yan. Then, followed by Nexa. Pag sinabi Nexa, kung saan siya papasok. So mula dito, para makapasok siya sa network address mo, dito siya pupunta. Pupunta siya dyan. So tatype lang natin, IPv6 route followed by network address. Yung network address, ito yon. Followed by next hop. Pag next hop, ibig sabihin, mula sa PC na to, saan sa susunod na tatalon. So, ito yon. So, yan. Tatype nyo lang yung IP address na yan. Okay? Then, pag itong PC na to, kukulit naman siya sa PC na to, ang gagawin niya, tatawagin niya lang muna uli yung network address. Yan. Tapos, kung saan siya papasok at lalabas. So, dito yon. Ito siya yung entry tsaka exit point mo. So, type lang is IPv6 route, then yung network address na pupuntahan nyo, then kung saan siya papasok at lalabas yung network route. Okay? So, yan po ang paggamit ng IPv6. So by Saturday, so mag more example pa tayo. So meron man tayong router tsaka switch para mas maintindihan natin. Okay? So this will be our last topic for the InfoAssurance IPv6. Okay, so Saturday, lecture tayo for the IPv6 at mga sample pa ulit. Then Monday, activity. Then Saturday is your exam. Okay? So, may question po ba? May ano, may clarification para kung saan kayo nagugulat. Sir, yung sa router, sir. Sige po. Ano po yung sa router? Saan banda sa router? Di ko kasi nahabol kanina. Arating ko lang. Yung ano, yung address po. Yung 2000 tas may slash. Di ko po kasi... Itong 2000 na to, yan yung default at. Diba, ito na yung ano, class, ano, class. IPv6 na yung ginagamit natin. So, ito na yung IP address na default na gagamitin natin. Yung mga ganyang classing number. Itong slash 64 na yan, technically, yan yung group kung saan belong yung network mo. Group lang naman yan. So, pwede ko naman palitan niya. Pwede kong 32, 64, 128. So, depende naman yan. Which is yung mga groupings list na yan, isi-send ko na lang. Kasi medyo madami kasi ang grouping list. Pero ang ginagamit na natin na IP address, ito na yon. Hindi na yung 192.168.164. Kasi ang IP address natin ay class, ay version 6 na siya. So ito na yung gagamitin natin. Okay. Ito yung mga format ng IPv6. Okay? Okay, sir. Okay. So lahat naman ng IP address kapag mag-activity tayo, tsaka example, provided na naman yun. So parin din na rin kayo ganito. Then kapag maglalagay kayo ng IP address, so pwede kayong mag
auto-config. Yeah, pwede kayong mag-static or pwede kayong mag-dynamic. Ito yung dynamic yung auto-config. Pero pag auto-config nga lang kayo, pag magpagpiping kayo, itatype nyo lahat kung nakikita nyo. Pwede yan. Pero mas madali nga lang yung static kasi mas may free lang itatype mo. Itatype mo lang yung 2001, 2002, 2003. Oo, yun lang. So hindi na siya ganun kadami. Okay? So, saan pa po may tanong? Sino okay pa? Na po, sir. Ah, okay. Okay? So, i-upload ko yung step-by-step na lang din na ito. Yung mga kumana, yung kung paano natin siya ginawa. Okay? So, i-upload ko na siya later on. Okay? So, by Saturday, syempre, may router na tayo. So, may switch naman tayo gagawin. So, by Saturday naman yung another example ulit. Router tapos may switch naman. Kasi kung ginapin natin ngayon is dalawang router lang, then isang PC. Then, sa Saturday, siguro mga tatlong router. Ano nga na? Router tapos switch tapos mga tatlong router naman. Okay. So to summarize, dahil kung everything na gagawa tayo, so syempre, i-enable nyo muna on FT. Then ta-type lang muna natin para magamit yung IP address version 6, is ta-type lang natin is IPv6 unicast-routing. So ang command na to ginagamit para makapag-configure tayo ng IPv6 network. So ito lang yung una-una nyo itatype. Kasi ito default to it. ENConFT. So para mapasok yung configuration for version 6, ito ang kailangan natin. IPv6 unicast-routing. Then, yung mga normal na ginagawa natin, interface FA00, IPv6 address 2000. Yeah, kung ano yung IP address na binigay. Ito lang, IPv6 address, then kung ano yung provided na IP address, then the word no shot. Then, exit naman. So, bakit na kailangan exit source? Kasi, para ibang configuration naman tayo. Kasi, kapag hindi mo siya in-exit, nag-FA001 ka, diba? Ibig sabihin nito, nasa seconds ka pa rin ng FA00. Kaya natin siya in-exit. So, diba? Exit, we have FA01, then IP. Tatandaan, kada router, isang beses lang tayo mag IPv6 unicast. One time lang yan. Okay, then, pag na-configured na natin yung dalawang interface, dun natin siya i-IP route. Yeah. IP route is a static route. Ibig sabihin static route, yun at yun lang dadaanan niya. So, the command is IPv6 route, network address kung saan siya pupunta. Yeah, network address kung saan siya pupunta. Then followed by next hub. Pag sinabi next hub, kung saan papasok at lalabas yung network na kinocall natin. Then, re-repeat na lang yung step. Same dun sa router 2 or kung ilang router na meron tayo. Then, sa IPv6, ang ginagamit na natin is alphanumeric numbers. Okay? So, pwedeng hindi na ilagay yung 00 sa dulo. Katulad ng network address, which is ang network address sa lawa 2001- ganyan, /64. Ibig sabihin yan, technically may zero dyan. Pero sabi nga, zeros can be omitted. Hindi na siya, pwede na siyang hindi ilagay. Automatically, alam na ng network mo, alam ng computer mo na, zero yung ginamit natin. Okay? So, that's the end for the introduction ng IPv6. So, ulitin ko, so by Saturday is another example naman ulit tayo. Then Monday, by next week, that will be all activity day and exam.